gagawin dyan is i-take down mo as much as possible. Pero may makikita nga ba tayong Johnson? Uy! May makikita nga ba tayong Johnson? Ang Johnson na to, Johnson Beatrix, kapag kabangga, shotgun. Oo, shotgun. Parang gusto nga i-try natin to Thursday kasi yung tinatry natin Gushion, ano eh. Diba? Ay, hindi. Kala ko naman. Ooh. Kala ko naman Gushion kala ko na yun eh. Kala ko game na eh. Kala ko may kala ko bago eh. Parang panggulat last game. Series lang kanilang pipiliin sa pagkakataong ito. Game 3 na. At gusto nila sure namin. So ito na ang best picks nila for game 3. Kung sino manalo, yung coach nila ang magiging coach para sa IESF World Championships. At alam natin na si Bonchan has a lot of experience, but at the same time, yung coach ng Maharlika, there could be a possibility na ito na yung bagong breed na susunod sa Yapak ng mga nagbigay sa atin ng karangalan. Natin alam, but there's always that possibility. Let's head in sa ating game, the last game of the day. Malalaman na natin kung sino nga ba ang coach na sasama sa kanila. Blacklist International versus Maharlika Esports match point. Ito na yon, Butters, Haji, and Vino sa mid lane. Na-try nila na i-fast clear to, pero ipo-poke sila dito ni NIX kasama si Yu. So si Haji, pwede siya ma-delay. Tingnan na nag-abo siya. Uy, na-delay siya. Na-miss yung isang minion. At kung papansinin mo ay si Haji dito ay talagang susubukan nilang i-outplay this time around dahil nung game number 1 nga nightmare yung binigay niyang Valentina na yan para sa side ng Maharlika Esports. So right now, they have to be very cautious din na huwag magbigay ng early lead at early snowball para kay Haji kasi magtutuloy-tuloy talaga yan. Mukhang ayaw nga talaga nilang bigyan dahil andito na si Yu para mag-poke sa kanya. Nasasaktan si Haji dito at possibly na mapilitan siyang umuwi. At ganun na din si Yu para mag-regen ng kanyang mana. Pero ngayon magtatangka ata dito ng pagsilip. Itong si Wise doon sa may bandang itaas, pwede rin siya mag-attempt. Kaso nga lang magkakasulubong sila eh. Minimap, nakikita ko sa lubong talaga eh. Si Toshiya Sato naman, binibaby lang ni NIX. Parang sinilip lang. Okay ka pa ba dyan? At alam mo, in terms of range capability, ha, talagang lamang dito ang isang Beatrix dahil kailangan lumapit kill. Yun kasi yung pinaka-problema niyan sa Bruno. Eh. Kapag ginamit mo yung dash-in mo, yung slide-in mo, para doon sa, para mangharas, eh automatic, paparusahan ka na ng isang Beatrix. Mm-hmm. Hindi ka na wala ka na means of escape eh, after nun eh, pag ginamit mo papasok. Kaya naman, kailangan mo rin talaga maging maingat na pasipa-sipa ka lang ng basic attacks. I-juggle mo lang yung ball mismo para nga dumobol hit minsan. Kasi yun yung passive niya, yun yung kailangan mong i-utilize later on eh. Pero nga si NIX, nakakaramdam ha, doon sa gustong ibigay na damage ng Blacklist International. Ang ganda nung zoning na kanilang ginawa upang hindi na makalapit pa itong Maharlika Esports na force din doon si Jay na gamitin ang kanyang retribution para lang mag-secure ng jungle camp. Pero ngayon purple buff, tingnan natin kung guguluhin niya ba nila. Both gold laners are low, pero andito si Oh My Venus. Luminon Blast. Hindi niya na itutuloy for the crowd control. Alam niya na enough na yun dahil papasok naman si Haji. Kaso na nahuli. Naku po, meron siyang ultimate with the black shoes. Tingnan natin kung makakatakas pa siya, pero sobrang sakit na nang binibigay ng Maharlika Esports and Daki sa first blood na makukuha ni Jade, the jungler of Maharlika Esports. Pero, min, grabe yung black shoes na ginawa ni Haji doon. Napanggulat yun. Ang galing ng basa dito ng side ng Maharlika. Yung Blacklist International, naging possible yung dive na yun at kaya nila yung attempt yun kasi nakuha ni Haji yung black shoes sa IMU. Pero kasi, ang hindi nila na-expect, yung pag-ikot ng members ng Maharlika at yung ginawa ni NIX ng Holy Baptism doon sa pwesto na wala namang tao pero dahil nga may nag-flicker or may nag-dash out, may nag-dash in, nahagip si Haji at kumain siya ng tower shots. Medyo napatagal yung stay niya doon eh. Kumaga pinapabisita ka lang, masyado ka nag-feel at home, nahuli ka kaagad. Habang si OEB naman dito, ginagamit nila as bait. Kaso hindi kumakagat eh.
hindi ko makaagat yung Maharlika Esports. Nararamdaman nila na pwedeng ang bait lang to. Mm-hmm. No, Akai, this time si Wais, ayaw, kailangan niya talagang ilaban this time around yung turtle. Walang heavy spin na sasalba sa'yo or talagang magbibigay sa'yo ng advantage ngayon. Talagang pure retrihan to. At si Tams naman ay talagang tuwan-tuwa yan pag nasa gitna ng turtle. Kasi ang gusto lang naman yan, manuntok eh. Oo. Kailangan lang naman talaga nila dito ng espasyo para magawa yung ganun. Pero this time around, yung pangalawang pagong ay mukhang makukuha dito ni Jade. Pero the Luminous Blast! Out of nowhere! Bigla nang binitaw ni Oh My V! Tapos ngayon, makakuha pa silang kill batati sa trade. Dalawa palit sa isa at tuloy pa rin na pumapalag ang Blacklist. Si Ohem dito makakadash out pa, pero the Flicker Head coming from Haji. Papalagad niya nga ba, meron pa siyang Black Shoes and a basic attack. Well secured the kill. 3-4-1 trade. Kaso nga lang nakuha ng Maharlika Esports dito yung pagong. Pero definitely, that is a win for Blacklist International. Mm-hmm. Blacklist clearly just finding those scraps kahit papano. Lumalamang sila in terms of the trading. And considering that meron silang pinapakita dito ng mga playstand with the Numinum Blast and all that, ay kailangan mo din pansinin kung ano yung mga bagay na kailangan din abangan ng Maharlika Esports. Hindi sila pwedeng magulat na ganun-ganun lang. Kailangan i-take into consideration din nila yung mga kaya pang gawing plays ng side ng Blacklist International. Oo. Grabe yung ginagawa nila. Thirst kung titignan natin maigi dito. Ohem, ang nais nilang bigyan. Ito siya sa ato together with NIX will be successful on that mission. Pero ito na yung sabi ng Blacklist na hindi pwedeng walang ganti at kapalit ang pagkuha nyo dito kay Ohem. Double knockup plus the Luminum Blast. Gigil na gigil ang Blacklist. Hindi nyo pwedeng kunin si Ohem na bunso. This is Blacklist International playing out of their minds. Predictions na to, talagang inaalam na nila kung saan pupunta yung mga members dito ng side ng Maharlika. At kumbaga, ano na to eh, dumarating na tayo sa point na parang nagkakaroon na ng mga play na out of nowhere na parang kung ikaw yung Maharlika Esports, hindi na yun din naging characteristic na rin para sa side ng Blacklist International na mag-set up ng mga play na ganun. But, at the same time, this is a best of one. Sino manalo dito, nasa kanila yung coach. So, taking a bit of risk, siguro hindi naman nagiging masama. Oo, pwedeng-pwede naman talaga nilang i-risk yung mga ganong klase ng plays. Pero, looking at the XP lane matchup, si Edward and si Drain Sanity, wala pa nagaganap ditong patayan talaga na malala. So, siya sa ito, naiwasan doon yung Luminum Blast, pero hindi niya maiwasan yung pananakot ni Haji dito. Laging ginagamit ni Haji yung kanyang flicker on the aggressive side. But now, makakaramdam ng damage itong Maharlika Esports si NIX. Mapipilitang umatras, pero mukhang mapipilitang mapauwi si Edward dito ni Drain Sanity. Drain Sanity actually yung doing a great job kasi siya, makakaikot siya sa mid lane dito eh. Blacklist International, they're trying to slowly but surely end this game. Mapanalo to ang game na to. Na nakikita natin pa naglalaro ang Blacklist International, ganito yung klaseng gameplay na ginagawa nila kapag kaunti-unti na nilang tinatanggalan ng buhay at panalo yung kanilang kalaban. Maharlika, they need to get out of this hold na binibigay sa kanila ng Blacklist. Kailangan nila ditong humanap din ng sarili nilang play para talagang mabutas na yung pinapakita ng Blacklist International na front na sobrang lakas. Yun lang, alam na alam ng Blacklist na doon kayo nagpakita. Maharlika Esports, napalalim ata. They just tried to clear the minions para masecure nila yung bottom lane turret. Naging successful ang Maharlika Esports, pero ang naging kapalit noon ay si Jade. Let's see kung magiging aggressive pa nga ba ang Blacklist since yung Maharlika Esports, wala silang jungler na pwede talagang kumron at pumalag doon sa mga clash. Pero pwestuhan lang dito sa Lord na magsuspawn. Medyo malayo-layo si Toshiya Sato sa kanyang mga teammates. Edward here. Swap na nga sila ni Oheb in terms of laning. Ganun din naman ang ginawa ni Toshiya Sato. Pero mukhang mamamataan ng isa. May flicker out dito si NIX. So wala na siyang means of escape mamaya. Pero Lord ang nais kunin ng Blacklist ngayon, Butters. Mm-hmm.
may flicker bang manghihuli? May flicker bang gagamitin? Walang flicker na i-utilize. Pero may knockout na manggagaling kay Blacklist International. The side play is there, ladies and gentlemen. At to, siya sadong pumasok with the shotgun. Wala siya masyadong natamaan at bababa na yung buhay dito ng Maharlika Esports. Will they go back? Makakatakas ba sila? Yun ang tanong, ladies and gentlemen. Edward, humahabol pa rin kay Drake Sanity. Drake Sanity, he's gone out. And members on the side of Maharlika, sinubukan lang nila i-contest yung Lord Santi, pero ganito pa yung inabot nila. Nadiskrasya sila doon sa teamfight. Takala din nating lahat, ilamang ang Maharlika Esports. Ang ganda ng superhero entry sana ni Toshiya Sato. Sadyang hindi lang tumama yung mga bala. Pero ngayon, yung bola, nabibitawan ni OEB, tatama. Mapapabagsak niya si Yu. And yung pananakot ni Venus dito sa kanyang Numinon Blast, enough na para magbigay ng espasyo para sa kanyang mga teammates. Now, Blacklist, meron silang Lord na magbamarcha na sabay bandang ibaba. Pwede sila mag-take ng time para nga magbigay ng pressure din sa other lanes. But this time around, Maharlika Esports, kailangan nilang dumipensa. Hindi na nila afford na makuhanan pa ng kills ng paulit-ulit. This is Maharlika Esports defense. Kailangan nila gawin yung ginawa nila ng game number 2 to get back dito sa game na ito. Nakita na natin yung comeback potential nila, Santi. Pero kasi ang difference ngayon, walang 1-1 sa side ng Maharlika. Yun nga ang magiging problema nila sa ngayon. Wala din silang enough na crowd control. Pansin natin na si Drink Sanity hindi pa nakakakuha ng malupitang hold. NIX as well, medyo nag-aalangan na umabante upang makakuha lang ng kanyang holy boxes. And but now, meron silang Lord. Hindi pa ito ang pass, pero may Luminon Blast. Ito ang kanto nilang magiging solusyon. Hindi na itutuloy pa, pero yung Torre nanganganib na. Pero papasukin nga ba, mapapa-atras ang members ng Blacklist. Ilaba at cha-cha ang kanilang ginagawa. And outplaced lang. At enough na yung damage na nabigay nila sa Torre. So out na tayo. Kuha ng resources ng Maharlika. And man, oh man, this game is getting super interesting dahil sa mga plays at dahil sa mga pinapakitang skill ng ating mga manlalaro. This could go both ways. Blacklist International, they do have the lead, but it only takes one good play para sa side ng Maharlika to turn things around. Nakita na natin to nung game number 1, game number 2. It may possibly happen ngayong game number 3, but Blacklist International, knowing how calculated this team is, parang kailangan talaga merong magandang gawin muna yung side ng Maharlika, Santi, bago tayo makita ng isang miraculous play coming out from them. Kailangan Butters mag-take ng risk dito ng Maharlika Esports kasi kung susunod lang sila sa daloy ng Blacklist, eventually alam ng Blacklist kung anong gagawin dun eh. Kailangan talaga may panghulat ka na lahat mapapaisip, ba't yung ginawa yun? Ba't gumana yun? Diba? Mapapawonder ka na lang. Actually, excited ako dun sa magiging outcome netong larong to. These are the kinds of games na parang hindi ka na pumipili ng kahit anong team sa utak mo na possible manalo. It's, kahit sino manalo sa kanila, talagang mag-e-enjoy ka kasi ang ganda ng pinapakita netong dalawang team na to. And biggest credits para sa side ng Maharlika. Isipin mo yung steps na tinake nila para umakyat dito sa grand finals natin. Tinanggal nila yung Echo Loud. Diba? So, para makapasok dito. Right now, one win away from actually securing this championship ng qualifiers na ito. Pero, men, kailangan nilang mag-double time sa mga galawan nila, mag-quad-core processing sa utak nila kasi kailangan talaga nila dito humanap ng paraan para malabas sila dito sa pwesto nila ngayon. Mataas-taas ang balakid na kailangan nila ditong lampasan. Pero alam mo naman, kayang-kaya pa rin. Kahit may balakid, magagawa ng paraan. Maharlika Esports, currently sila yung dehado sa sitwasyong to kasi sila yung dumedepensa. And nasabi mo na rin kanina, Butters, na wala silang 1-1. Wala sila nung parang player or hero talaga na maaasahan na mambaliktad ng mga plays. Pero nakikita ako dito magsosolve ng problema nila na yon
would be Sato. Yung Beatrix niya, if ever na mag-go in deep ang Blacklist International tapos parang hindi nila makalculate yung shotgun plays, pwedeng-pwede talaga na ito yung maging rason ng pagkakabaliktad ng laro eh. Pero Blacklist International, kailangan lang nila ditong maging calculated. Hindi sila pwedeng magkamali ng sobrang laki kasi yung Maharlika Esports, pag nagkakamali yung kalaban, nakakabawi din sila eh. Nakakapitalize nila to eh. Always ready to punish eh, no? Always ready mm-hmm. to punish. Uy. My goodness, ladies and gentlemen, Haji. They are running for Haji pero magagamit yung Numinon Blast. Okay, this is big para sa side ng Maharlika Esports, Santi. Bakit? Walang Flicker si Haji and definitely walang Numinon Blast si Madam Lustreak for quite some time. So meaning this could be the opening na hinahanap ng Maharlika to turn things around. Oo, pwedeng ito na nga yung call nila na tara i-rush na natin habang wala pa yung cooldown. Pero maya-maya, if patatagalin pa to ng Maharlika Esports, ibabalik na rin kagad yung Numinon Blast. Ang tapa sobra ata dito si Drin Sanity. Naramdaman niya yung damage dito mula sa members ng Blacklist. Pero napakasakit na rin ng Sniper Bullets coming in from Toshiya Sato. Si Edward naman dito nakapwesto. Sumama na siya sa teamfight at mukhang naka-imbak siya ng minions doon sa may badang itaaso. Fast door na magiging call ng Blacklist International. Kakalma muna ang dalawang kupunan. So Maharlika Esports, kailangan nila mag-think of a way kung paan na de-depensahan to kasi medyo masakit-sakit na at kung dederecho sa bottom lane side, malamang sa malamang pag umabot doon sa range ng Tore, eh mababasag na yan sa isang hampas. Blacklist definitely trying to go for the win. Tandaan natin, Blacklist International has been winning tournaments left and right at itong qualifier na to is something na gusto nilang idagdag sa kanilang belt of achievements, kumbaga yung mga milestones ng mga teams nila. Pero Maharlika Esports, they have a chance to end to stop them from doing so dahil alam mo yon kumbaga tinrabaho nila to eh. Galing sila sa qualifiers talaga, nag-register sila, nilista nila yung sarili nila at ngayon, ito yung kanilang premyo. Makukuha nga ba talaga nila ang kanilang inaasama? Mabasag ang dalawang inhibitor turrets from the side of Maharlika Esports. Blacklist International, pwede sila dito mag-force ng clash if ever man na-decidido sila. Si Drin Sanity nakakaramdam naman ng damage mula doon sa mga bola coming from Oheb. One man down. Maharlika Esports kayo na may mga problema mula sa pushing capability na meron ng Blacklist. Gagawin nga ba talaga nila yung set na inahanap kanina pa? O talaga mag-clear na muna sila ng minions na lumalabas mula doon sa side ng Maharlika? Black Shoes na gamit na dito ni Yu. Mukhang nakita yun ni Wai. So pwedeng call dito ng Blacklist. E tara, pasukin na natin to. Nag-aabang na sila ng magandang set up coming in from Madam Lustreak. O may Venus dito ang magiging key para mahuli itong Maharlika Esports. Pero fast clearing coming in from Toshiya Sato. Kapit-bisig pa rin ang Maharlika Esports. Kinakaya dito ng side ng Maharlika Esports yung push or siege na ginagawa ng Blacklist International. Number there are two things na kailangan mo tignan. Number one, si Yu. Yung Lilia na to, alam naman natin na talamak talaga to sa pag-ano eh, depende. Eh. Kapag madaming minions, tawagin mo lang yung mga glooms, pakain mo lang, automatic may clear yung wave na hindi siya nag-exert ng gaanong effort. And at the same time, meron kang Nibiru's Passion from Toshiya Sato, which is yung Beatrix natin. At tandaan natin, meron silang tanky ng mga frontliners like Thams and ng Terizla. Ang kailangan magawa ngayon ng Maharlika Esports is mahuli itong si Bruno. Dahil nanlalambot itong dalawang members nilang to, na si Thams at si Terizla, dahil dun sa Bruno. At kapag ka nawala itong Bruno to, mawawalan ng damage output para i-take down yung side ng Maharlika Esports ng Blacklist International itong Terizla pati yung Thams. Definitely, that is going to be a tall order, Santi. Mahirap pulihin yon considering kung paano pumeso si Kiel. Pero malay natin, di ba? Oo, yun talaga yung kailangan nila upang makuha kaso napasobra si NIX. Sumilip lang naman pero nahuli bigla. Ngayon hero na ang call ng Blacklist. Iwan na natin ang Lord. Habulin kung sino ang kayang habulin.
Dread Sonic ihahabulin ng kaliwa. Sa kanan naman, ihuhulihin na rin si Jade. 3-man down from Aharlika Esports. And yung Blacklist International, excited na natapusin tong laban. Meron silang minions doon sa may bandang itaas habang si Kusiya Saton lang natitira. Blacklist International, nais nang tapusin itong laban. At sila ang magiging kampiyon dito sa ating PH Qualifiers for IESF. Ang pagbabalik ng Main 5, ladies and gentlemen, Blacklist and List International, they secure another tournament, another qualifier. As if hindi pa sapat yung SEA Games, kailangan talaga kunin talaga nila lahat kahit ang IESF. And well-deserved welcome back, napakagandang welcome back sa V-Wise, Haji, Oheb at Edward na 5-man roster nila. And ang tagal natin sila hindi nakita naglaro, and I'm delighted na sila ang nakakuha ng kampiyonato dito sa qualifier na ito. But congratulations din, Maharlika Esports. Maglalaro pa rin kayo sa Combine. And Coach Bonchan, ikaw pa rin. Ikaw pa rin talaga.